Ilang mga dating national athletes ang nakiisa sa nagdaang palarong pambansa, kabilang ang Penchak Silat Princess na si Cherry May Regalado. Yun ang unang pagkakataon na sinamahan niya ang kanyang mga kababayan sa nasabing national meet bilang isang trainer. Ang kanyang naranasan bilang mentor, pakinggan natin sa ulat ni Quezon Show. Tinanghal na overall champion ang mga batang Penchak Silat fighter mula sa Western Visayas Regional Athletic Association sa ginanap na 63rd palarong pambansa sa Marikina City isang linggo na ang nakalilipas. Nakakuha sila ng kabuuang 7 golds at 2 bronze medals kalaban ng 16 na iba pang rehiyon sa bansa. Naging posible ito dahil ang tumayo nilang trainer at coach ay ang tinaguriang Silat Princess at 2018 Asian Games bronze medalist na si Cherry May Regalado. Hindi ito ang unang assignment ni Regalado bilang professional coach. Nauna niyang ginabayan noong 2020 ang mga atleta mula sa Philippine Lightning Speed Team ng Aklan sa isang international virtual competition kung saan overall third placer ang Pilipinas na kasunod ng 2 club mula sa host country. Sa tournament na rin ito, nakuha ni Regalado ang una niyang coaching certificate. So hindi pa ako national team that time. Nagtuturo na ako sa mga juniors ko dito. And even I became a national team, every time na umuwi ako dito sa Aklan, I really make sure that whatever I have learned from the national team, I'm going to share it sa mga juniors ko dito. And after my retirement as a national team, akala ko that's the end. Sabi ko, pero hindi. Hindi ko matiis yung mga juniors ko. And of course, I still wanted to help yung mga juniors ko na makapasok din sa national team to compete. Kung ikukumpara ang kanyang duty sa pagiging atleta at coach, aminado ang ngayon radio, TV at beauty queen na lamang ang hirap ng pagiging instructor. Pag-atleta kayo, all you think about is yourself, kung paano mo papagalingin yung sarili mo. But this time, ikaw yung coach, ikaw yung trainer, yung buong team nakasalalay sa'yo, yung pagkapanalo ng mga atleta mo nakasalalay sa iyo. So you have to work double triple. Kung 10 yung atleta mo, 10 times din yung pag-workout mo for them. Sa ngayon, nakaabang si Regalado sa mga coaching seminar na iho-host ng Philippine Sports Commission at Philippine Sports Institute bilang paghahanda sa Batang Pinoy at Philippine National Games na nais niyang mapabilangan. Nasa plano rin ang 2018 World Championship Silver Medalist na maging isang technical official sa hinaharap. Kay Asuncion, PTV Sports.